About sa Kappa Community Incorporated na nag-usap po tayo rito at napag-usapan po namin paano nga ba talaga magtutulungan ng lahat ng Kappa members na maibalik po ang Kappa sa ilalim po ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang yung pong usapin po kasi ng Kappa Community Incorporated sa ngayon, no, medyo yung Kappa kasi lagi po nandiyan yan, ano, lagi lang po nandiyan yan, no? Sinasabi lang po natin dito, kailangan po nating ibalik yung lahat-lahat ng negosyo ng Kappa Community Incorporated para muli makabangon ang Kappa Community Incorporated. So, ibig sabihin, yung ating po magiging panawagan sa lahat ng mga members natin, dapat ang sigaw po natin, ibalik po natin ang lahat-lahat ng negosyo ng Kappa at lahat ng mga nakuha ng MB. Sapagkat yun naman ay hiwalay. Yun naman po ay walang koneksyon sa Kappa Community Incorporated. Bakit naman po nila ipinasara? Bakit naman po nila pinahinto? Sapagkat ang nais lamang po doon ng negosyo yun ay yun po ang pagkukunan kung saan po dapat itulong ang lahat ng mga miyembro ng Kappa Community Incorporated. So sana po, ano, pagbigyan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng ating gobyerno, no, itong pagbubukas ng lahat ng negosyo ng Kappa Community Incorporated, sapagkat ito pong pag nabuksan po ito, malaking tulong po ito, Mr. President, makakatulong po sa ating babayan po ito. At the same time, ito po yung tunay na tutulong sa lahat ng mga miyembro. At the same time, ito po yung malaking bagay po sa mga miyembro na para po sila ay makaahon sa malaimpyernong kahirapan, no? So ang hangad lamang po ng Kappa Community Incorporated, yun po makatulong lamang sa lahat. So ang panawagan po sana namin, ang pakiusap lang po sana namin, no, lalo na po yung mga agricultural businesses po ng ating Pastor Joel Apolonario, yung ating pong farming, yung pong ating fishing, yung pong ating mga agricultural project o yung ating agricultural programs. Eh sana po pagbigyan naman po para naman po makatulong po tayo sa gobyerno at the same time sa mahihirap sa ilalim po ng pandemic ng COVID-19. No? Alam naman po natin na ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay may kakayahan, mayroon po siyang special power, no, para po itulak itong programa. Ito pong mayroon po siyang kapangyarihan na sabihin kung anong makakatulong sa gobyerno at yun po yung operate sa gobyerno para yun po yung maging patuloy na makatulong ang Kappa Community Incorporated. So, yan, share nyo po para naman po magkaroon po kayo ng mga updates sa iba't ibang kaganapan about sa issue at tungkol sa usapin ng Kappa Community Incorporated. So, kanina nga po, ang pinag-uusapan po natin, paano nga ba makakabangon ang lahat-lahat ng mga miyembro ng Kappa Community Incorporated. At the same time, paano nga ba makakaahon si Founder Joel Apolonario? Simple lang po, sa kasalukuyan po, napakadami po nakatenggang businesses o business ni Founder Joel Apolonario sa iba't ibang, especially in Mindanao, ano? So bakit hindi po natin hayaan magbukas yan? Patakbuhin po ng maayos yan at the same time, para naman po makatulong po tayo, especially the agriculture, yung mga farmers po natin, yung mga fisher folks po natin, sapagkat ang negosyo po ni Founder Joel Apolonario dyan sa may Mindanao, yung po kanyang fishing, no, yung kanya pong palaisda at the same time itong farming natin, pinapalakas, no? So sana wala naman pong masama kung mag-ooperate to at the same time yung operation po niyan, yun po ang kukunin natin na pagkukuhaan po natin ng tulong para sa mga lahat ng mga miyembro ng Kappa, sa lahat po ng mga community o ng lahat ng mga indigent o yung mga indigent people na gustong tulungan ng Kappa Community Incorporated. Sapagkat sa panahon po natin ngayon, no, kailangan po ng ating gobyerno ang tulong ng mga mamamayang Pilipino, no? So kailangan po nilang kailangan po nila ang Kappa Community Incorporated para naman po kahit paano ay makatulong po tayo. Mayor Fong Mercado ng Taal, Batangas, nanonood, nakatutok po sa atin ngayon. Alright, so at syempre po, yung ating pong live coverage po sa Euro TV Philippines. Sana po, araw-araw nyo po kung ang tabayan nandito para po mapanood nyo po at makabigay po kami ng updates sa lahat ng Kappa na pangyayari. So yung kanina po, pinag-uusapan natin, ano, nag-uusap po kami ni Pastora Margie Daneo regarding po sa pagbabalik po ng Kappa Community Incorporated. Ang pinag-usapan nga po namin, no, sa ngayon ang kailangan po natin para masustain po natin yung lakas ng Kappa
para ma-sustain po natin yung panunumbalik ng blessing at panunumbalik ni Pan Rich Hula Polonario. Kailangan maibalik po ang lahat ng mga negosyo na wala namang kinalaman sa kappa. Ibig sabihin, ang naging problema, sinasabi nila na wala daw kakayahan na i-sustain ng kappa businesses o yung group of companies nila para ibigay yung tulong sa lahat ng mga miyembro. Eh sa totoo lang po, kaya po mababa ang deklarasyon, no, ng lahat ng negosyo sapagkat yung po ay kanilang nakuha lamang, no, mula dun sa pagkakalugi ng kinuha po ni Founder Joel Apolinario ni Reyna Danao, Reyna Apolinario, eh naiaho nila in one year, no, in one year, nakuha ho nilang paangatin yung kita. Kaya mas mababa po, ibig sabihin, mula sa pagkakalugi, no, yung hinawakan na po ni Mama Reyna Danao, Reyna Apolinario, yung kanilang negosyo sa isang taon, ay napaangat nga po, yung po yung binabanggit namin, no. Kaya ho, medyo mababa ho ang sinasabing kita nitong negosyong to, sapagkat isang taon pa lamang, kumbaga, from rehabilitation ng pagkakalugi ng isang negosyo nang hinawakan po ng management ni Mam Reyna Apolinario, napalakas nga po, ibig sabihin, kumita, ibig sabihin, hindi pa ho yung talagang kita, yung ROI na dapat na-expect natin. So, mababa pa lang po. So, ang sabi mo, ang point lang po natin ito, lahat po ng mga businesses po ng Mam Reyna Apolinario, yun po yung legal, ano? Meron pong DTI, yan po yung mga mayor's permit, no? So, sana, huwag maisama to, no? Huwag ho maisama to mga business na to doon sa pagkaka-freeze ng ating gobyerno, sapagkat iba naman po ito eh. So ang ating pong panawagan, bigyan ng pagkakataon sana na mapag-aralan po ng korte o ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ibalik ulit yung mga negosyo ng Kappa Community Incorporated, sapagkat ito naman po ay tumutulong sa mga mahihirap at ito naman po ay nagbabayad ng tax, hindi naman po ito nangungurakot, no? So hindi ho katulad ng mga bilyonaryo, mga oligarko na talagang bilyon-bilyon po ang kanilang ninanakaw. Eh dito po sa negosyo po ni ang ating Reyna Danao, kasama po si Apolinario Mabini o Pastor Joel Apolinario. Eh sana po ano, bigyan ng pagkakataon, bigyan ng oportunidad, ng opportunity na payagan mag-operate. Para panag-operate po to, sigurado po makakatulong naman po sa bayan to eh. Sigurado po makakatulong po to sa mahigit kumulang na 5 milyon na miyembro ng KAPA. E times 4 nyo po, ibig sabihin, sa bawat isang miyembro ng KAPA, may asawa, may anak, may pamilya yan, times 4 nyo po ang matutulungan. Ibig sabihin, kung may 5 million members po ang KAPA Community Incorporated Day, times nyo po yan sa 4, automatically yan, ilan million yan? 14, 15, o 20 million, isipin nyo, yun po yung kontribusyon na hindi na po pwedeng, ibig sabihin, makakabawas po, no? Hindi na po makikipag-agawan yung mga miyembro ng KAPA sa SAP, hindi na po makikipag-agawan yung mga miyembro ng KAPA sa ayuda ng gobyerno, bagkos baka yan pa itumulong sa gobyerno, tumulong sa komunidad para maibsan itong pandemic na to. So, ibig sabihin, no? So, i-allow naman po, no, pag-aralan po ng ating Pangulo na yung pong mga wala naman pong koneksyon doon sa Kappa Community Incorporated. Alam naman po natin na yung legalization, yung legality, yung legalization ng lahat ng negosyo ni Founder Joel Apolinario, ay totoo naman po, legit. Merong mga rehistro, may mga businesses permit yung mga yan. So, sana hindi isinama. Pangalawa, yung pong kagustuhan ng mga ng gobyerno na ibalik daw yung pera ng mga KAPA members, ay paano ho ibabalik kung kikinuha ho ng mga NBI? Paano ho ibabalik kung wala naman pong dapat ibalik napagkat kinuha ng gobyerno, no? So ang sa amin lamang doon, no, bigyan ng pagkakataon, ibalik nyo po ang pera sa KAPA. KAPA na po bahala magbalik sa lahat ng mga miyembro, sapagkat ang KAPA Community o Ministry, sila ang nakakaalam kung sino ang mga miyembro ng KAPA, no? So, sana, no, pag-aralan ng gobyerno, at yun ang sigaw natin po, mga bagong miyembro, sa lahat po ng mga miyembro ng KAPA Community Incorporated, hashtag ibalik ang KAPA, at sana ipanalangin din po natin na manumbalik itong ating mga
programa dito sa KAPA Community Incorporated. Alright, nasa mo rin po at yung ating pong panalangin dun sa Emprat. Ano ba yun, bros? Emprato. Yan, mamaya po ipi-play po natin yan sa KAPA Community Incorporated. So sa tulong po ninyo, palagsama-sama po tayo, sama-sama din po tayo makakatanggap ng biyaya at blessing mula sa KAPA Ministry.